Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panikin ang daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlog sa Badong Aratilis po, no? Ito po mapag-usapan natin, ano po ang latest kay Hari Angping. Pag-usapan din po natin itong sinusulong ng mga LGBTQRSTUBWXYZ community tungkol po sa same-sex marriage. At syempre po, meron din pong sinabi si Pangulong, dating Pangulong Duterte tungkol po sa panawagan niya suportahan ng ating mahal na Pangulong BBM. Yan po mga paglilingkod natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay, pag-usapan po muna natin, no? Unahin na po natin 'to. Alam niyo po, marami po ngayong nagsasabi po na sila po ay mga followers po ni dating pangulong nagki-claim, no? Kahit po iba yung sinuportahan nila nung nakaraang nakaraang eleksyon. Hindi po si yung katambal ng anak ng dating pangulo na si Sara Duterte, hindi po si PBBM, patuloy po, no, yung kiniklaim nila dalawang bagay. Kiniklaim po nila na sila ay supporter ni Pangulong Duterte, at the same time kiniklaim din po nila na patuloy pa rin silang bumibira sa kasalukuyang pangulo ng Pilipinas, no? Minsan pa binigyan po tayo siguro gustong ilinaw ni Pangulong Duterte sa lahat. Hindi lang naman po dito sa grupo na nagki-claim na sila ay supporter ni Pangulong Duterte, maging po sa lahat po ng mga Pilipino, no? Dahil dati naman po siyang pangulo, siguro may karapatan naman siya na manawagan ng guidance, no? Mula po rito sa lahat ng tao sa Pilipinas. Lalo na po, sabi ko nga, lalo na syempre sa mga nagsasabi na sila ay supporter ni Pangulong Duterte at supporter ni Pangulong Marcos. Okay, eto po, pakinggan po natin si Pangulong Duterte. Ito po ang kanya sinabi dito po sa SMNI. Tapos na ang eleksyon. Mapasa anong partido ka man, but we have to support the government, you have to support the president, PBBM. Kung hindi ka bumoto, that's not the point. The point is siya yung choice ng people by large, million sila ni BP Inday. Yan po ang tinuran ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya po, minsan, napipikon po tayo, no? Actually, nung isang araw, kino-question po na, kala ko ba supporter ka? Yun po, yung tinanggal natin rito, di ba? Yan po yung sinasabi. Ito po yung sagot natin. Latest po, no? Ang linaw na po nito, pag hindi pa po to, pag hindi nyo pa po to naintindihan, hindi ko na po malaman kung ano po ang gusto nyong palabasin talaga, no? Daming po mapasok dito, kino-question po yung pagkatao ko. Sinasabi, kala ko ba namin supporter ka ni Pangulong Duterte? Bakit mo sinusuportahan yung gobyerno? Yan po yung tinanong na ikinapikon ko. Minsan tao rin tayo no? Ayan po, ilang beses na po yung sinabi ni Pangulong Duterte, inulit niya na naman po, no? Suportahan natin, tapos na eleksyon Wala na tayong magagawa, siya po ang pinili ng tao. Ang demokrasya po ganun, no? Hindi nyo pwedeng sabihin na ang presidente namin ay hindi naman si Bongbong Marcos, kung hindi yung binoto namin. Ano tayo? Hindi po ganyan lumalaro yung demokrasya, no? Kaya po sa mga nagsasabi na sila ay sila po ay supporter ni Pangulong Duterte at patuloy po na nangunguna na bumibira. Simple lang po yan. Huwag nyo na po kasing i-claim.
Kiniklaim nyo pa eh, na kayo ay supporter ni Pangulong Duterte. Hindi ko po, yan po, hindi ko po kayang, kung hindi nyo po kayang sundin, yung kiniklaim nyo na sinusuportahan ninyo, eh ano kayo? Simple-simple lang naman eh, di ba? Sinabi na suportahan na natin, yun po yun eh. Alam nyo po, ako naniniwala ako kay Pangulong Duterte na mataas po yung respeto natin dyan at alam ko po na mas matalino siya sa ating lahat, no? Kaya po yung sasabihin na hindi, na duda kayo dyan sa sinabi na yan, eh wala. Pero isa pa po, lalong-lalo naman, no? Kasi si Duterte siya eh. Alam niya may mga Duterte supporter na patuloy na hindi sumusuporta kay BBM. Lalo naman po yung mga nagsasabing sila ay BBM supporter. Hindi nga BBM supporter eh. Loyalist. Sinasabing sila ay Marcos loyalist. Eh kayo pa po yung nangunguna eh. Mas matindi pa kayo bumira eh. Di po ba? Baka naman gusto nyo suportahan yung pangulong binoto natin pare-pareho. Ako nagdududa sa kanila. San daw duda? Duda ako kung talaga supporter kayo ni Pangulong Duterte. Ayan po. Yan ba yung tanong? San daw duda? Duda ako sa inyong sinasabing suporta. Eh, alam ko naman kung sino binoto nyo eh. Yung nagsasabing Duterte sila at iba yung binoto. Yun na nga eh. Yun na nga yung sinasabi natin eh. O yan, nilinaw na naman po ni Pangulong Duterte. Suportahan natin yung nanalo kasi million ang bumoto sa kanila ni Inday Sara. No? Ganun po mag-work yung democracy. Okay. Yung maliliit na bagay, sabi ko nga, hindi po pwede yung masyado kayong ano, masyado kayo mapaggamit, no? Ng mga tao tapos hindi nyo naman sinusunod. Ay, nagdududa sila sa akin kung Duterte daw talaga ako. Eh putya, ako lang nga sumuporta sa sinuporta ng anak ni dating Duterte. Iyon yung sinasabi ko sa inyo, no? Okay. Punta na po tayo rito kay Hari Angping. Ay, hindi, mamaya na yan kay Hari Angping. Dito muna tayo sa mga sogi-sogi. Yung mga, anong tawag dito? Mga badingdong. Alam nyo po, pasensya na kung hindi ko alam man tatawag sa inyo. Masyado maramdamin pa naman yan. Tawagin mong bakla, tawagin mong bading o badingdong o kung ano. Alam nyo, dito sa Pilipinas, real talk, iginagalang po ang mga bakla, tomboy, at kung ano man ang gusto nyong itawag sa sarili nyo. Wala po tayo rito nung ano, discrimination eh. Diba? Wala po rito ng bakla ka, hindi ka namin tatanggapin. Meron po ba kayo narinig na gano'n? Wala. Ang dami pong sikat na personalidad. Mga superstar, lalo na sa showbiz. Meron bang hindi nagpa-interview kay Boy Abunda dahil siya ay bakla? Bakla ba si Boy Abunda? Baka nagkakamali. Diba? Hindi po tinitignan si Boy Abunda dahil isang bakla. O si Daryl Yap. Bakla ba si Daryl Yap? Nalilito na tuloy ako eh. Sinuportahan po ng mga tao yan. Hindi po dahil bakla yan o kung ano pa man. Depende yan sa pinapakita mo. Kung ikaw ay nagpapatawang bakla. Marami po nagpapatawa eh. Mga komedyanteng bakla eh. Binabatukan sila. Ay nakakatawa rin yun. Hindi po natin sila dinidiscriminate. Kaya natin pinagtatawanan yun. Nagpapatawa. Binabatok-batukan, sila tekla, o kung sino pa ma... Iba-iba po kategorya ng mga bakla. May mga baklang seryoso, o tomboy na seryoso. Putya, sino bang bumastos kay Aiza Seguera? Eh, napakagandang kumanta. Wala po tayong narinig. Hindi po ba na, ay, tomboy ka, Aiza Seguera, hindi ka karapat dapat. Wala pong discrimination dito. Eh. Kayo lang masyado mapaghanap sa... Meron nga kayong CR eh. Sarili. Pang bakla, tomboy, kung ano man ang kasarian nyo, dyan kayo, may sarili kayong CR.
sa mga mall. Dito po magalangin tayo, no? Hindi po totoo na tayo po ay inaaperito yung mga LGBTQ. Wala pong ganun sa Pilipinas. Mataas po. Si Daryl niya, pinanood natin yan. Din. Wala naman nag-isip na maganda yung pelikula mo, kaya lang bakla ka. Wala po tayong narinig na ganun. Real talk po. Si Maria Ressa ba tomboy? Hindi ko po alam. Hindi ko po alam kung tomboy si Maria Ressa. Kinikilala po natin sila sa kanilang kontribusyon. Hindi po dahil sa sila ay bakla o tomboy o wala pong, Diyos ko, kayong mga, pwede ba kayong mga LGBTQ, patunayan nyo yung tapang nyo ng mga protesta, pumunta kayo rin sa mga bawal ang bading. Doon nyo sabihin na, ano ba mga bansa ang bawal ang mga bading? Sige, doon nyo subukan na humingi ng mga rights. Wala naman pong ano, akong alam, no, na may mga discrimination. Yung mga nagpapatawa, katulad nung Otlum, yung nagnakaw ng cellphone. Putya, talagang, kasi magnanakaw. bakit hindi liliit? Hindi naman po siya dahil bakla siya, kaya maliit ang tingin. Naalala niyo yung Otlum, yung doon ko lang nakilala yun. Hindi ko naman kilala na vlogger pala yun. Yung tumira na cellphone, hindi po. Sa Saudi, doon kayo manawagan ng mga equal rights. Ewan ko lang kung ano mangyari sa inyo. Ang hirap po kung saan po sila merong mga karapatang iginagalang, doon po sila nagpo-protesta. Hindi makontento eh. Halimbawa po, eto na naman tong mga pinaglalaban nila. Ano ba yung pinaglalaban? Ito po, meron po ritong badingdong. Reyna Balmores ang pangalan. Hindi ko po siya baghari chairperson. Hindi ko po alam kung ito po ay bading, transwoman, o kung ano man ang tawag sa kanila, no? Da Marcos, ito po. Tungkol po to sa ang pinaglalaban pala ng mga to, yung gusto nilang mag-ikasal na yung same-sex marriage. Gusto nilang magkaroon dito sa Pilipinas. Wala naman po problema yan. Ipinaglaban din po yan ng mga kabadingan sa mga ibang bansa. Mga badingdong tsaka mga tomboy dun sa ibang bansa. Ngayon, pwede na silang ikasal. Kung gusto nyo pong ipaglaban nyo po. Maglabi po kayo, manawagan kayo, sa mga mambabatas, hindi po niyan madadaan sa pag-atake sa Pangulo. Tignan niyo po, wala po masama sa paglaban ninyo, ha, sa inyong mga karapatang ikasal. Eh talaga namang pwede namang ipaglaban yan dahil sa ibang bansa meron ng ganyan. Eh. Pero ito po ang problema po kung ginagamit ninyo yung panawagan ninyo para atakehin yung gobyerno, dun tayo magkakaproblema. O, halimbawa, ito po atake nila. The Marcos admin not only continues its silence, but even professors declares that laws for gender equality are unacceptable. No? Wala naman po sinabing laws unacceptable na maging kapantay kayo. Iba po yung equality, gender equality, sa same-sex marriage. Magkaiba po. Yun yung problema eh, no? Pag hindi kayo napagbigyan na magpakasal ng mga bakla at mga tomboy, sa mga kapwa nila bakla at mga tomboy, eh, ibang issue na po yung nire-raise nila. Gender equality na. Okay, ano pa? Ito pa po. Tuloy natin ang pagbabasa dito kay Reyna Balmores. Hindi ko po alam, hindi ko po alam kung siya po ay badingdong o tomboy o trans women. Malamang trans women yan o kaya bading.
Hindi nga pala pwedeng tomboy. Ano ba tawag kay ano kay Jake Cyrus? Trans women din o trans men? If anything is truly unacceptable, it is having a president who refuses to listen to the plight of LGBTQ community, a president who has spent the last months in office partying and jet-setting around the world, refusing to meaningfully aid Filipinos in crisis. Tignan nyo. Gusto nyong ipaglaban na makasal kayo. Binanatan nyo na yung Pangulo na huwag kayong ipipake news nyo yung Pangulo na nagpa-party lang, no? Na jet-setting around the world. Alam nyo ba ibig sabihin ng jet-setting? Ha? Official po yun. APEC, UN, ang inatanan po ni Pangulo Marcos, ha, di ba? UN, APEC, ASEAN. Yan po ba ang tawag nyo, jet setting? Tapos party-party lang daw ang Pangulong Marcos. Eh kahit po akong Pangulo, alam nyo, wala pong pronouncement yung Pangulo na galit siya sa mga badingdong. Sinusobrahan nyo eh. Wala po siyang pronouncement sa pagkakalam ko ha. Na dapat hindi pantay ang tingin natin sa mga bading at mga ano. Dapat mas mataas ang tingin natin sa mga tunay na mga kasarian kaysa sa wala pong ganun eh. No? Alam nyo sa totoo lang, mahabang usapin yan. Real talk tayo mga kasama po naming tomboy at mga badingdong. No? Mga kapwa naming Pilipino. Hindi nga mapasa-pasa pa yung divorce bill. Ha? Hindi pa nga po, wala pa nga po tayong divorce sa Pilipinas. Gusto niyo na kagad yung at saka hindi po ganyan ang manawagan. Ipagtanggol po ninyo kung bakit nararapat kayong ikasal sa same sex. Wag po nyong kaya naman hindi kami pinagla eh, kaya tahimik si Pangulo Marcos kasi biyahe lang ng biyahe. Yung pagbabiyahe po ni Pangulong Marcos, nagresulta po yan, no? Ng pakikipagkaibigan sa mga bansa. Yung pakikipagkaibigan po natin sa mga iba't ibang bansa, nagresulta po yan ng 10,000 manggagawang Pilipino na may back pay. Ha? Nagtrabaho po noong 2005, 2015, 2016 sa Saudi Arabia ay mababayaran na po ng kanilang back pay. No? O anytime, gugustuhin ko po na magbiyahe ang Pangulo ng Pilipinas pag may mga resultang ganyan. Yung party-party na sinasabi nyo, bawal na po bang umatin ng mga party pag Pangulo ka na? Lalo na kung mga kamag-anak mo ay nag-birthday. Eh kung kayo po, no? Kung kayo pong mga tayo pong mga pangkaraniwan, ano man po ang ating sexualidad o kung ano man ang paniniwala nating sexualidad natin ay may karapatang mag-celebrate ng mga birthday. Yung po bang pag naging pangulo na, bawal na pong mag-celebrate ng mga birthday? Huwag po tayong magbulahan, no? Hindi po ganyan ang paghingi ng karapatan, yung babanat kayo. Eh, ginagamit nyo yung, kunwari, nananawagan kayo ng mga karapatan ng mga bakla at tomboy at iba pa. Pero babanatan nyo lang din yung gobyerno. Kawawa naman yung mga napapasama sa grupo nyo. Nagiging front na naman kayo ng mga pagtutol. Okay. Punta na po tayo rito sa pinakamainit pong balita. Eh, yung po pala, ito po pala yung asawa, no?
ay nagngangalang Hari Ang Ping. Alam niyo po, kilalang kilala ko po yung si Hari Ang Ping. Kasi po sa may lumuluwas po tayo na Maynila lagi, no? Tuwing mag-election, hindi po nawawala yung Hari Ang Ping na yan sa mga yung dinadaanan natin, distrito nila eh. No? Mula po sa Bulacan, papunta po ng Doroteo Jose. Nadadaanan po, mga distrito po yan ng mga Ang Ping. Kaya alam ko pong congressman yan. Yun pala yun. Siya po pala yung asawa ng mataas o ng official delegate. Kasama po sa official delegate, no? Eh, ang problema, ito po ang latest dyan, no? Ito po muna yung mga napabalita, di ba? Napabalita po at nakailang vlog na po yung mga vloggers tungkol po sa sinasabing na-aresto daw itong si dating congressman Hari Ang Ping sa Thailand habang nagsasagawa ng APEC dahil daw po sa panghihipo. No? Ngayon, dahil wala po sumasagot ng matino, eh syempre kakalat po 'yan. Ayun po 'yun eh, no? Alam niyo po, mahal na Pangulong Marcos. Ha? Dito po sa mga pangyayaring ganito, kinakailangan dito ko po nakikita yung pangangailangan na meron po talagang sumasagot, no? Hindi ko, ayoko pong ikumpara, pero sa totoo lang po, last administration po, araw-araw po merong tinatawag na spokesman hour, 'di ba? Si Harry Roque. Ayoko po ikumpara, no? Diskarte niyo 'yan eh. Araw-araw po may tanong po yung mga press kay Harry Roque. Araw-araw po merong sinasabi si press. At least sa press si Harry Roque, at least may official po kagad araw-araw. May official pong pahayag, no? Okay. Ayan po yung sabi-sabi. Wala kasi official eh. Ibig sabihin, ayon po sa mga vlogger. Yun alam po. Huwag na rin po nating sabihin yung mga vlogger na gumawa ng vlogs. Eh, halos lahat po sila. Hindi ko nga po alam. Ang iniisip ko nga, paano kung hindi totoo to? Tapos meron na naman daw silang pinagmulan. Hindi kaya may nagfe-feed na sa kanila ng mga kabalintunaan para masira na sila. Posible, 'di ba? Sinaka may nag-feed sa mga vlogger na taga Malacañang daw na si Lenny Robredo. Ito halimbawa nung nakaraan lang. Si Lenny Robredo raw ay anong tawag natin doon? May tawag tayo doon. Nag-gate crash lang sa DSWD. Alam nga naman daw hindi tanggapin ni Erwin Tulpo na DSWD secretary. O, di ba? Paniwalang paniwala naman tayo dahil reliable source mula sa Malacañang. Eh, nung nagsalita na si Erwin Tulpo, meron palang appointment. Yari tayo dyan. Ngayon, eto na naman. Kumalat na naman na si Hari Ang Ping, una, walang pangalan, eh, di ba? Ay nadakip dahil sa pandadakma. Okay. Ngayon, hindi na naman natin alam to kasi wala pong anong official na nagpapahayag eh. Thank you po, money po, sa pagbibigay po ng 500 pesos na pangkape. Maraming salamat. Ang point ko lang, yun po yung mga baka pwede rin pong ituloy, no, ni Pangulong Marcos. Kasi marami siyang tinuloy. Marami siyang tinuloy. Build, NTFLCA, War on Drugs. Ang dami niya pong tinuloy. Ang pinaka-importante niya pong tinuloy, yung ating foreign policy. So far, no? Ang importante niya pong tinuloy ay
Friends to all, enemies to none ni Pangulong Duterte. Ang ganda po ng foreign policy na yun, no? Kaibigan ng lahat. Para si Kidlat. Ako si Kidlat, kaibigan yung tapat. Okay. Okay, teka lang po muna. Tignan po muna natin yung mga sabi-sabi muna. No? Mamaya na po yung mga official. Ito po kasi, medyo nahalata ako, baka hindi nahalata ng mga vlogger. No? Real talk po. Meron pong naalala nyo, may dalawa na bumaliktad. Si yung tropa nila Jobber. Madam Claudia yata yun. Di ba binunyag niya yan? Na ang ginagawa nilang operation, ganito, no? Nagfe-feed sila ng mga fake news sa mga vlogger. Tapos yung mga vlogger, pag nilabas nila yung mga fake news, sino yung mga bumibira? Sila din, mga dilawan din. Nakukuha niyo po? Ito, relatively, ang dali pong ma-check niyan kung totoo kayo na merong contact sa Malacañang, no? Kung totoong may contact kayo sa Malacañang, madali pong makita talaga kung totoo yung pangyayari. Yung ba naman, puta, na-aresto? Na-aresto, wala po bang makukuhang impormasyon dyan kung totoong na-aresto yan? Yun po yun eh, no? Sa kagustuhan natin minsan na scoop mentality, yung kagustuhang makauna. Kaya po ako, una sa balita, huli sa impormasyon, okay lang ako eh. Di ba? Baka naman na may nananadya na sa inyo, makahalata kayo. Eh, yung isang vlogger, pangalawa na to. Kung hindi to totoo, yung kay Harry Angping, pangalawa na to nung isang vlogger. Madadalawan ako. Kayo, ako hindi ako madadalawan eh. Mahirap po yun. Baka may nananadya na sirain na yung inyong, kunwari, ano sila, di ba? Oh, eto, reliable source to. Ilabas mo na to agad. Ikaw ang makaka-scoop dito. O merong nahuli. Eto. O ganun, di ba? Yun po yun. Delikado yan. Mga vloggers, ingat-ingat po kayo sa mga source nyo. Kung ang source nyo ay talagang hindi nyo naman kilala, mahirap pong magtiwala. O sa isang banda naman, kay Pangulong Marcos naman po, no? Sana po, ang kahilingan lang namin, marami naman po kayong tinuloy. At proud na proud po ako. Kaya sabi ko, hindi ako nagsisi. Di ba? Yung pong, anong tawag dito? Yun pong... Yung pong araw-araw na merong press con si Harry Roque, di ba? Natatandaan niyo yan. Tapos bukod po sa araw-araw ni Harry Roque, meron pa pong talk to the people si Pangulong Marcos. At Pangulong Duterte, dalawang beses. O, naliliwanagan po sa lahat ng issue. Wala pong kumakalat na kung ano-ano. Nasasagot po lahat. Kung sinundan nyo po yun at may tanong katulad nyan, hindi po magiging serye yung mga akusasyon. Unang labas pa lang niyang may babaeng ahas, nasasagot na niyan, no? Di ba? Ay, hindi po totoo yan. O kaya, ay, totoo po yan, yung babaeng ahas, nahuli na po namin at pinaksiw. Ganun. Dapat kasi minsan, alam nyo, dapat minsan po, mahal na Pangulo, bagamat ayaw ko kayong, hindi ko naman sinabi na palitan nyo yung style nyo eh. Okay yan eh, diplomatic kayo si Pangulong Duterte, palamura.
Kaya lang po, yung diplomatic na nga kayo, pero wala po nagpapaliwanag sa amin eh. Di po ba? Kumakalat ang balita, nagagalit yung mga tao. Nagagalit eh, kasi bakit sinama yung emanyak pala? Di ba ganun yung mga tanong nila? Bakit nagsasama yung gobyerno ng mga ano? Yun yung sinasabi natin, no? Kasi po walang naglilinaw. Dapat po kasi, meron na nga dati press secretary, ngayon yata kahit press secretary, wala na po. Hindi pa po napapalitan. Kung hindi ako nagkakamali ha, wala pa pong kapalit si Attorney Trixie. Eh kahit sino po. Okay. Hindi ko po kayo ano eh supporter eh. Kami po ay ako po ay Duterte, no? Muli po ulitin ko, no? Muli na naman nagpahayag si Pangulong Duterte. Kaya po yung mga nagsabi na Duterte supporter kayo, eh sundin niyo si Pangulong Duterte po, kahit maayo. Ganito lang po 'yan eh. Ako kasi totoo kong supporter eh, no? Pag hindi nyo na po kayang sundin yung sinasabi na sinusuportahan nyo, eh wag na po kayong magsabi na supporter kayo. Ang linaw na po nito, supportahan natin ang Pangulo ng Pilipinas, si PBBM, dahil binoto siya. Tapos, sino man ang binoto nyo, tapos na yung eleksyon. Pagkatapos ng eleksyon, susuportahan na natin yung nanalo. Oh, kasi talagang magtatagumpay na tayo. Kaya lang nga po, mahal na Pangulo, suggestion ko rin, suggestion din po namin, sana po, may mga nagpapaliwanag sa amin. Eh, kami tuloy, tinitignan lang namin yung press. Tignan nyo po yung press, ha? Makikita nyo po. Ito po, si Maris Umali. GMA News to, ha? Tignan nyo ang sabi niya. Wala pong press ko ni. Ito po ang sabi niya, a high ranking government officials tells GMA News that former Manila Congressman Harry Angping was not arrested for sexual harassment of a hotel staff in Thailand as earlier reported. At that he is not part of the Philippine delegation, Angping is the husband of PMS Secretary Zenaida Angping. Okay. So saan nakuha ni Maris Umali yung balita? A high-ranking government officials tells GMA News, hindi po sinabi na nagpa-press con, hindi po. Merong contact yung GMA na high-ranking government official, siguro tinawagan o minessage siya, kaya sila nagkaroon ng balita. Malaking press na po ito, ha. Bigyan ko po kayo ng isa pang halimbawa. Ito po. SMNI, just in. Nilinaw ng isa, ay hindi pala, tama, SMNI nga to. Nilinaw ng isa sa mga miyembro ng delegasyon ng Pilipinas na hindi kasama ni Pangulong Bongbong Marcos si dating Manila Congressman Harry Angping sa APEC Thailand 2022. O nilinaw, ano yung nilinaw na sino naman, hindi naman high ranking, miyembro ng delegasyon. So ibang tao naman tong source ng SMNI. No? So iba rin yung sinabi. Ang sinabi rito, hindi kasama ni Pangulong Bongbong si dating Manila Congressman Harry Angping sa APEC Thailand. So kung susuriin natin, ano ibig sabihin ng hindi kasama? Wala siya sa Thailand? O nasa Thailand siya, hindi lang siya opisyal? Iba-iba po kasi tuloy yung lumalabas. Mga ano na po to, mga press people na to, ha? Hindi na po to mga vlogger. Mga press na po yung mga nagkakaiba-iba. No? Ano pa? Saan pa bang mga tao rito? Meron pang mga taga GMA. Tignan naman ay GMA, ABS-CBN naman. Tignan naman natin. Ah, ito, Inquirer naman to. Malacanang just silent about the report. Ah, hindi. Ano lang to? Reply lang siya. Huwag muna yung mga yan. Okay. GMA News. Ito, ABS-CBN naman, si Kat Domingo. Just in,
high-ranking government official privy to the arrangement in Bangkok. O, high-ranking din to. Ha? Tells ABS-CBN News ex-Manila Representative Harry Angping was not part of the Philippines official delegation to APEC. Ano po ibig sabihin nun? Naroon ba siya sa Thailand? Hindi lang siya official na delegado? O wala siya talaga sa Thailand? Ang dami pong dapat linawin eh, na kung meron pong nag-u-officially na nagsasalita is either a spokesperson or press secretary, maliliwanagan po tayo. Okay, kaya depende po yung sagot natin kung alin po yung tama dun. Yung isa sinasabi ng GMA, hindi parte ng delegasyon. Hindi parte ng official delegasyon, sabi naman ng ABS-CBN. Sabi naman ng SMNI, hindi kasama ni Pangulong Marcos sa Thailand. Ang tanong, naroon ba siya o wala? O yung isa pa sinabi, wala, hindi naganap yung walang naaresto. Idinideny ng mataas na opisyal ng Malacañang na hindi totoo na may pag-aresto. Kaya po, nagkakaroon po ng, ano po ba ang totoo? Wala tuloy tayo mapagtanungan. Ako, ang gusto ko itanong, naroon ba si Harry Angping sa Thailand? Kung nariyan siya ron, malinaw siguro na, eto siguro lang yung mga malilinaw. Hindi siya parte ng official delegation. Yung asawa niya parte ng official delegation. Ang susunod kong tanong, naroon ba siya sa Thailand? Kung naroon siya sa Thailand, maging aral po to, no, sa lahat po ng asawa. Sa lahat po ng mga official delegation ni Pangulong Marcos. Huwag po kayo magsama ng mga asawa o magsama ng mga kung sino. Kasi pag may ginawa yan o may nangyari po dyan, nadadamay po yung official delegation. Ang ganda po na nangyari sa atin sa APEC eh. Good news na good news. Nag-usap, nakipag-usap si Pangulong Marcos kay Macron ng France. Magtatayo rito yung France ng ano, may initial talk na sila na magtatayo ng nuclear power plant. Nagkausap po si Xi Jinping tsaka si Pangulong Marcos. Magkakaroon po na state visit si Pangulong Marcos sa China. Para yung hindi na po tayo magkakagulo rito sa West Philippine Sea. Friendly po ang usapan. Tapos, eto lang, no? Masisira dahil sa mga salitaan na ganito. Kung di nyo ba sinama yung mga asawa ninyo, di wala sanang usapin yan. Okay? So, dapat may official po. It's either sa kung may spokesperson or press secretary. Kasi, ang dami pong usapin lagi eh. Ang dali lang po ilinaw ng lahat ng yan eh. Hindi po sana nakakaporma yung mga fake news. O, yan lang po ang ating paksa ngayon dahil alam kong gigil na kayong mag-komento at magtanong. Magtanong po kayo ha. Mas gusto ko